Mundo. Narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Dr. Rachel Go Ganioro sa On the Go! Ay, bagyo po at maaring mag-landfall mamayang hating gabi o mamayang madaling araw. Ang bagyong si Ramon ay nagbabanta po dyan sa gawi po naman ng Cagayan at Isabela. May mga bayan na po, mga lugar dyan, ang nag-utos ang pamahalang lokal ng preemptive evacuation o kaya ay forced evacuation sa mga naninirahan sa mga mabababang lugar. So ingat po tayo sa mga kababayan natin sa bandang Hilagat, Silangang, Luzon na maapektuhan po ng bagyong si Ramon. Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat at kumusta sa lahat ng mga Pilipinong nanonood sa atin sa buong mundo. Muli pong sumasa inyo ang platuntunang On The Go sa himpilang ito ng DWIZ 882. Napapanood din po ito sa online streaming, sa social media, sa pamamagitan ng Facebook Live, at YouTube at Twitter. Ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro. At maghahatid po ng mga on the go, mga balitang bago at serbisyo publiko sa ngayong araw na ito ng Lunes. 18 na po tayo sa buwan ng Nobyembre at ngayong Monday ay alas 5:30 hanggang alas 6:30 po tayo magkakasama sa Himpapawid. Tatanggap din po tayo ng mga report mula sa ating mga patrol reporter ng DWIZ at Metro Patrol reporters. Panayam at reaksyon mula sa mga personalidad na may kaugnayan sa pinag-uusapang mga balita. Bukod sa bagyo, tayo po ay tatalakay din sa mga mahalagang paksain. Kagaya ng nako, may babalaho ngayon ang Bureau of Fire Protection at ang DTI sa pagbili. Bili ninyo ng mga substandard na mga Christmas decor o mga Christmas lights na maaaring makapagdulot ng biglang pagkasunog ng bahay ninyo o ng mga ari-arian. Kaya pakinggan po ninyo yan sa kabuuan ng ating palatuntunan. Samantala sa ating On The Go, balitang bago pa rin, alamin muna natin ang magiging pagtaya sa kalagayan ng ating panahon mula sa Forecasting Center ng Pag-asa. Narito na ang lagay ng panahon. Update sa bagyong si Ramon at ang magiging pangkalahatang panahon natin. Malamin natin ito kay Ginoong Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, magandang hapon. Hello, magandang hapon sa iyo, Ginoong Ganing Oro. Narito pa ang ating update sa bagyong Ramon. Lumakas ang bagyong Ramon from tropical storm to severe tropical storm. Kaya ang lakas ng hangin na maabot na sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna ng bagyo, samantalang ang pagbugso ng hangin ay maabot sa 125 kilometers per hour. Kalinang 4 ng hapon, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 125 kilometers silangan ng Aparigayan. Dahil dito, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kung saan makakaranas ng masungit na panahon sa Cagayan kasama Babuyan Island, northern portion ng Isabela, kasama na rin ang Apayao, Kalinga at Ilocos Norte. Signal number 1 naman, kung saan makakaranas ng pag-ulan, may kasamang pagbugso ng hangin sa Batanes, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Benguet, Ifugao, La Union, Northern Aurora at ang nalabing bahagi ng Isabela. Ngayong araw, makakaranas ng dahil dito ay inaasahan po natin ang moderate with occasional to frequent heavy rains sa Cagayan kasama Babuyan Island, Batanes, northern portion ng Isabela, Ilocos Norte at Apayao. Gayun din mahina hanggang sa tamtaman, may kasamang pananakang malakas ng ulan sa lalabing bahagi ng Ilocos Norte, lalabing bahagi ng Isabela, buong Kalinga at Abra. At dito sa Metro Manila ay malayong bagyo sa ating, kaya maganda ang panahon ang inaasahan, maliban lang po sa mga
isolated ng pag-ulan. Alsar, medyo malawak ang saklaw na medyo tatamaan at dadaanan ng bagyo, no? Cagayan, Isabela, Kalinga, pati Apayaw, no? Yung halos kalahati ng northeastern part ng Luzon, tama ba yun? Tama po yun. Mm-hmm. Ulitin lang natin, ang hanging dala nito, gaano kalakas? Ay, 100 kilometers per hour. So, malakas-lakas na yan. Malakas po yan, opo. 100 kilometers. At yung gustiness o bugso? 125 kilometers per hour. Yun. Yung kumbaga yung paghampas ng hangin. Opo. Marami bang dalang ulan itong si Ramon? Kasi katatapos lang daanan ng bagyong Kiel at binahanga itong Cagayan. Magiging sing lakas ba o sing dami ng ulang ibubuhos itong bagyong si Ramon? Well, malakas ang ulan dala nito dahil hindi lang bagyo hindi lang sa galing sa bagyong mabibigay ang ulan sa Northern Luzon kasama na rin ang tele ng cold front. So combination po yan ng dalawa. So asahan po na may mga malalakas ang pag-ulan most part sa Northern Luzon dahil sa dalawang weather system. So yung ang nung oras, may binabanggit kasi ngayong madaling araw o ngayong gabi, maaaring mag-landfall itong si Ramon. Sa anong oras at saang lugar? Pagising ng ngayong gabi at bukas sa umaga sa Northern Cagayan po, inasa mag-landfall yung gitna ng bagyo. Northern Cagayan. No? Kaya pala meron ng parang preemptive evacuation doon sa may Santa Ana Cagayan na nababalitaan natin ngayon. So anong pag-iingat ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Posible bang magkaroon ng storm surge o paglakas, pagtaas ng alon sa mga baybaying lugar niya sa Cagayan at Isabela? Opo, dyan po yung banta ng storm surge. And then, di lang po yun kasi combination po ng dalawang weather system. Yung bagyong Ramon at yung Amihan. Kaya yung buong seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard ng Central and Southern Luzon ay magiging maalon. Hanggang sa napakaalon, ibig sabihin, delikado pong pumalawat ng ating mga kababayan. And paalala din na alamin na po para sa ating mga kababayan na maapektuhan ng bagyo, ganun din yung inasa mga pag-ulan, alamin po mga lugar na ligtas. At patuloy tayo maging update din lang po sa weather bulletin patungkol sa bagyong Ramon, ganun din sa ating ini-issuing thunderstorm advisory at heavy rainfall advisory po. Itong bagong namumuo ng panahon sa bandang east-south ng bagyong si Ramon, anong status na ng, anong update ngayon ito, Alsar? Well, itong low pressure area ay nasa labas ng FAR, nasa 1,320 kilometers silangan ng Visayas. At inaasang papasok ito within 24 hours. Posibleng maging bagyo ito dahil nasa dagat itong low pressure area. Hindi ba sila magpapang-abot o maghihilahan? Tinatawag na yung Fujiwara effect, hindi ba malayo ba sa posibilidad ng ganon? Well, masasabi ko, base sa ating data ngayon, na-analyze, nakalap, hindi po magkakaroon ng Fujiwara effect. Malayo pa sila? Apo. Malayo po sa isa't isa. Alright. Maraming salamat, Alzar. Raga po. Magandang gabi. Yan po naman si Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster natin mula sa Pag-asa Forecasting Center. Alas 5.44 na po ng hapon sa buong kapuluan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Gani Oro. At kayo'y nakikinig sa mga on-the-go, balitang bago at balitang bagyo. Makalipas po nating mga kapanayam ang pag-asa, diretso tayo sa paghahanda ng NDRRMC. Nasa linya natin si Ginoong Mark Timbal, ang spokesperson ng NDRRMC. Mr. Timbal, Gani Oro po, magandang hapon. Sir Gani, magandang hapon po sa lahat po ng ating mga listeners. Magandang hapon po. Ano hong mga pag-iingat ang ginagawa ngayon at mga paalala at kumbaga ay papaghahanda ng ating NDRRMC sa 10 na mga local governments natin sa gawin ng Isabela, Cagayan at yung mga karating na lugar na yan kaugnay ng bagyong okay. Si Ramon. Okay. Last week pa po, Sir Gani, ang ating pre-disaster risk assessment ay naisagawa na tungkol sa bagyong Ramon. At 450 po ng mga barangays across regions 1, 2, 3,
Cordillera Administrative Region, Region 5, Region 5, kasama din ang northern portion ng Samar and Mimarosa, ay nabigyan na po ng badala patong po sa mataas po na chance na posible magkaroon ng flooding at pagbuho ng lupa dun sa mga prone areas dun sa community. Lahat po yan ay nabigyan na po ng badala at ang lahat ng antas ng pamahalaan natin mula po sa local government unit sa probinsya hanggang po dito sa national level sa pagbuho tayo. Samayang gabi po kasi posible mag-landfall na yung bagyo. Kaya po nakaantado na po tayong lahat, nakamatid at alisto po for any possible emergency. May mga update po kayo o report kung may mga lugar na na meron ng forced evacuation? Yung mga, may mga kababayan kasi tayong matitigas pa rin ang ulo na ayaw umalis doon sa mga danger zone. Pero ang una-ulinigan lang natin, parang yung Santa Ana, Cagayan yata, ay nag-utos na yung mayor doon nila na magkaroon ng preemptive evacuation. May mga iba pa hong lugar kayong natatanggap? So, po kasi pag when it comes to evacuation, sir, nare-report po sa amin yung pag-ongoing na. Okay. Ang nangyayari po dito, sir, we're still waiting for the report from the region. Pero we're hoping po, na kapag nakita po ng local government na mataas po yung chance talaga doon na magkaroon ng flooding o landslide sa area, mag-preemptive evacuation na po sila para wala na yung mga kababayan na madisgrasya. Alright, alright. So with that, ano ho ang paalala natin? Kasama na ho siyempre yung mga mabababang lugar, inabangit nyo kanina, yung mga posibleng magkaroon ng landslides, yung mga nasa tabing dagat, yung mga nasa coastal areas. Ano ho ang mga reminder nyo sa kanila, Mr. Timbal? Doon po sa ating mga kababayan po na nandun po sa mga risk areas na nakasabihan na po kayo before. Nag-iisto po tayo, lalo na po tayo ang natura o maaga, umaga, baka po saka dumating yung bagyo. Huwag po tayo magkampante, dapat po alisto tayo. Kapag nagkasabi po ang pamahalaan na kailangan na po natin mag-evacuate, sumunod po tayo. Huwag po natin antayin na dumating na mismo yung sigla bago tayo lumisan sa mga tahanan natin papunta sa mga evacuation center. Niiwasan po natin yung disgrasya dito. Hindi nyo po kailangan na alalahanin yung mga ari-arian nyo po dahil meron naman po tayo mga kapulisan dyan sa area na pagbabantay po dyan sa ating mga ari-arian. Yung mga livestock nyo po, i-evacuate nyo dyan kasama ninyo. Dahil lahat po ito ay pangalagaan ng ating mga local government. At kami po sa National DRMC, pati sa Regional DRMC, nakantap na po tayo magbigay ng ayuda anytime na kailanganin na ating mga kababayan. Maraming so, salamat po. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And good evening po. Ingat po tayong lahat. Ingat din po tayo, mga kaibigan. Si Mark Timbal, ang spokesperson ng National Disaster Risk and Reduction Management Office o NDRRMZ. Sa update nga po natin, katatapos-tapos lang nating malaman mula sa PAGASA na napanatili ng Bagyong Ramon ang lakas nito habang kumikilos palapit sa Northern Cagayan. Ang sentro ng Bagyong Ramon ay ang pinakahuling namataan sa layong 160 kilometro silangan-hilagang-silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay ng Bagyong Ramon ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometro bawat oras sa gitna at may pabugsong umabot na sa 105 kilometro bawat oras. Okay? So, ang nabanggit kanina lang ni Alzar Aurelio, 100 kph itong bagyo. Yung parang pinaka hangin po niya na dala niyan at yung bugso ay 125. Malakas po ito, ah. Malakas po ito at maaaring may ulang, maraming dalang ulan ito. Ang Bagyong Ramon inaasahang tatama sa Northern Cagayan mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Kaya baka may mga kamag-anak po kayo, mayroon kayong mga kakilala, kaibigan, o mga kamag-anak na naninirahan po sa mga nabanggit na lugar, Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, kasama na po ang Ilocos Norte, eh meron pong mga warning o babala ang PAGASA at ang NDRRMC na lagi hong lumagay sa safe na lugar. At sa ganitong pagkakataon, i-advise na po natin, napaka-importante po ng radyo. Dito ho talaga mapapakinabangan natin ang gusto at very vital ang paggamit ho ng hindi lang basta radyo kundi transistor radio. Bakit ko po nabanggit ang transistor radio? Kapag bumabagyo,
hindi pa minsan kumapaparting pa lang ang bagyo, malakas na po ang hangin. At may tendency po na mawalan kayo ng kuryente. Pag nawala ng kuryente, wala rin pong signal ang mga cellphone ninyo, wala rin po kayong mapapanood na telebisyon, at wala rin po kayong mga internet para makakuha ng impormasyon. So, back to basic tayo. Nung araw pa yan, ang mga lolo't lola natin, ang pinagkukuna ng impormasyon, radio at yung transistor radio na gagamitan lang ng baterya. No, hindi kailangan ng kuryente. Kargahan na po ninyo. Kung wala kayong transistor radio at posibleng kayo yung makabili, maliit lang naman ho. Mura lang yan. Nasa bandang, ang presyo niyan, may 200 pesos nga lang yan eh. 200 pesos, 300, yung 500 pesos na radio, maganda-ganda na yan. May shortwave na yan, may AM, FM na yan. Bumili na ho kayo. Bukod sa radio, flashlight. Importante ho yan. Bagyo, flashlight, at higit sa lahat, kailangan meron ho kayong mga first aid kit kung na talagang malakas ang hangin at ang pangangailangan ho ninyo na posibleng mawala ng tubig, mawala ng kuryente, at mawalan kayo ng communication, hindi nyo mapapakinabangan ang mga cellphone ninyo. So, anong gagawin? Makinig sa radyo at mag-tune in sa DWIZ. Si Carlito Hadkan, Oro Senior, nanonood na. Juntags, Edna Tarok Aguila. Si Tina A. Rodriguez, si Kim Oro, at ang mga taga-subaybay natin na suki na po natin sa social media, nanonood ng ating On The Go sa DWIZ. Mamaya po ay bibigyan natin ng pagtalakay itong mga substandard na Christmas lights, no? Ano ang ginagawa rito ng DTI para hindi kayo maloko o hindi kayo makabili ng substandard na mga Christmas lights na nagkakabit na ang marami ngayon. Pero ang pinakadisgrasya pong abutin dyan, ang mga maaring panganib niyan, kapag substandard ho yan, maaring mag-spark, magkaroon ng sunog, at mga sa 10 oras ng gabi ay masunog pa bahay niyo. Pag kayo po ay hindi magandang pagkakataon mangyari, ay yung property ninyo at baka may mapinsala pa ho sa buhay at ari-arian nyo. So makinig hong mabuti sa ating palatuntunan. Kay Marites Condo, good evening. Gerald JB, magandang gabi sa iyo. Ayan, nasa ilang part dito sa Japan ang umuulan ngayon. Ayan, sabi ni Gerald. Si Marites naman sa Japan din yata. Bueno, 37 days before Christmas. 37 araw na lang po. Pasko na, sinta ko. Pero bago po tayo magpasko, kailangan trabaho-trabaho muna tayo. Kayod-kayod para naman magka-bonus. Ayan. Louis Angeles, Metro Patrol, Bulacan, standby. Metro Patrol. Alamin natin ang hatid na balita mula sa ating Metro Patrol, Bulacan. Louis Angeles, magandang hapon. Gandang hapon na Kuya Gani. At kami nga ay sinagawa itong stand up ng kapulisan hindi nga dito sa city na kung saan niya ay ito'y sa pananalita na binitiwan ni Police Colonel Chito Barcelona na ang mga magpuputok ay dahil sa pagpapalabas din ng executive order ng pamahalaang bayan ng Bunghawi sa pag-approve ni Mayor Johnny Villanueva na walang magbebenta ng mga paputok sa araw mismo nitong opening ng SEA Games na gaganapin niya dyan sa Philippine Arena sa bayan ng Bunghawi. At ito, pagiging itong mga kinatawan ng lahat ng mga kapulisan, Philippine Army, para pagbibigay ng tamang seguridad at kapayapaan dito sa isasagawa na SIGES. Dahil mahirap na naman na sa pamamagitan nitong mga firecracker ay magkaroon ng insidente, ng pagsabog para guluhin lamang itong naturang opening ng SEA Games sa darating na November 30. At samantala, Kuya Gani, ay sinadya ng Metro Patrol itong
venue dito sa Tarlac na kung saan niya ay itong di ba't napaulat niya at sinasabi ni Senator Drilon na halagang nasa 15 million. 15 ba? 50? Halaga nung Caldero. Parang yung torx na siya. Ano yun, parang kawa. Yung torx, parang idudul-dul doon sa kawa, tapos magliliyab na ganyan. Parang ito yung malaking, ano, parang malaking kawali. Tama ba yun? Oh, hindi. Sorry na, hindi ko agad na-send niya bago mag-imbisa ang ano mo, yung video nakuha ko. Halos 50 million niya itong hold on na kung saan niya ay nagtataka nga ako mismo, di rin ako paniwala, 50 million. 50 as in 50 million, 50? Yes, 50. Hindi ba pwedeng sa messenger mo yung ano? Yung itsura nito. Hindi, send mo rito sa atin para makita natin. Para bang, di ba, ang tawag nila dyan ay mahiwagang kaldero? Hindi siya kaldero. Parang tower siya na nasa itaas yung ano niya. Tower, yeah, tower. Oo, mataas siya, mataas. Nasa 40 feet siguro ito. Oo, pero yan eh, parang merong flame yan, di ba? Yung flame, sumisindi yan kapag dinala na yung torch, pagkatapos dyan isisindi yung nagliliyab na apoy na simbolo ng SEA Games. Parang Olympic yan, di ba? Ganon? Yes, yes, parang Olympic ito. Pero ito ay sa sobrang taas, parang electrical ang siyang makapag-sisindi ng gas ang taas. Ayun. Kung 50 million yan, after na isang beses gamitin, paano ba kikita yan? Paano ang gagawin dyan? Pwede bang paupahan yan para makapag-generate ng income? Hindi. Basta ito ay electrical ang ano nito, para mag-sindi ito. Mm-mm. Sa oras ng opening nitong mga labanan nitong mga athletes. Yeah. Dito, high-tech na tayo, syempre. High-tech na tayo. High-tech na talaga. Kasi tinatakbo pa, di ba, paakyat. Mm-hmm. No, dala-dala yung apoy. Yun. Kaya tapos, yun nga, ito kakaiba to. At nakita din natin yung sitwasyon dito na marami pang hinahabol na mga dito sa pasilidad. Marami pang hindi ayos eh. Mag-iingi itong mga lansangan na maging dyan sa Bukawi nga eh. Niraras yung interchange. At tila sa Friday, talaga papasinayaan na nila ito para maging maginhawa na rin yung mga pupunta dyan sa Pilipina Arena sa opening ng CJ. Alright. Wala mga kasamang gani at kasan ko din sa'yo yung video para sa mga sunod na makita mo rin kung ano itsura ng mga ano dito. Okay. Back to you. Si Louis Angeles, Metro Patrol, Bulacan. Gawin naman tayo ng Rizal. May report din ng ating Metro Patrol na si Tata Ray Abella, Metro Patrol, Rizal. Tata Ray Abella, gandang gabi. Magandang gabi sa iyo kasama mga yani, regarding lamang ito sa problema ng mga motorista. Patuloy na itong ating mga publika, utility grip na mga talaga may natural na prangkisa sa naturang lalawigan. Kanina ay tangbat ng tali ay pag-uusap ang mga naturang samahan ng mga jeepney operator dito. Patuloy na nga, ito may mga linya rito sa naturang lalawigan niya na tanungin. Particular this LTO, tayo pala nakikita sa LTO, no, sa Land Transportation Office dito sa Bayan ng Morosal. Regarding nga dito, sa mga kolorum na sasakyan, mga trip cutting at iba pa mga tampered na mga registrado na sasakyan. At ito, at inalim kanina at kausap natin na mismong head ng LTO rito, no, si Ms. Papadwa, yan pala ang procession niya sila mag-request sa mga naturang samahan para rin ko sila ay madala dito sa LTO ng office. At ito, kapag ito napadala nila dito, sa ano, dadali man ito sa region of Forme, region pa rin pala, sila nagkakaroon ng conduct ng operation dito sa naturang lalawigan.
pagkatunaw na walang tao pala itong mismong LTO rito. At ito nga, nag-i-reuse lang sila sa region of foreign para mahuli itong mga natural mga sakyan na kaloro, mga trip cutting at mga tampad na mga natural na sakyan. At ito rin napansin nila ng Metro Patrol sapagkat pag tayo ay nasa labas at nagkaroon ng operasyon, halos nagkakausap ang mga driver, tatanong kung may nanguhuli. So, meaning to say, alam na na mga karamihan hindi mga rasyonadong natural mga public utility jeep. At ang misalang biyahe nga rito, sa halip na ito, particular biyahe niya, halimbawa, ang biyahe niya ni Tanaya Santa Lucia, Tanaya Oreider Crossing yan, pero hanggang din dyan siyong lamang yan, kuya di semetically lamang, at lalo na, pag mayroon itong natago na mga operasyon, ay wala, tayo nababa mga pasero, at abiyabal ka naman, ang mga natural pera naman sa mga natural commuter. So, pa, yan bali ang panawagan, at nasa gayon, ay mabuhasan man o hindi mawala ang mga natural mga matakbo nga rito, tatlo na ang mga klorom at mga tripating sa natural lalawigan. So yung ating news update mula sa lalawigan ng Rizal, kami Metro Patrol Tatray, Yagol Sevilla, Nagot sa Implemento Doloka, DWIC. Maraming salamat, Tata Ray Abelia. Bago tayo mag-break, meron ho kaming ipapakita sa inyo sa mga nanonood sa atin sa social media. Pero sa mga nakikinig sa radyo, i-describe ho namin sa inyo, ha? Ito ho ang itsura ng ating bagong-bagong, itatampok natin sa ating bagong-bagong segment. Ang pamagato ng ating bagong segment na ito ay Noon at Ngayon. Ha? Lumipas man ang panahon, hindi kukupas ang impormasyon. Baliktanaw sa nakalipas, ano ba naman ang uso ngayon? Ayan. Yan, kilala nyo ba yan kung ano yung nakapost na yan? Ha? Parang nakataklob na matamis. Ayan. Okay? Ang tawag ho ng iba dyan, o gusto ko munang pasalamatan yung Facebook page na Memories of Old Manila, no? Sa post ito ni Florence Satuito. Binibigyan ho natin ng credit yan, ano? Thank you Florence Satuito sa pagpo-post sa Memories of Old Manila Facebook page. Ang tawag ho dyan ng iba ay panutsa. Yan, matamis, no? Ano sa Bicol yan? Mga Bicolano, nagdadangog sa tuya, marahay na banggi sa Indong Gabos. Ang tawag sa Bicolano ho niyan ay sangkaka. Ayan, ayun. Naalala nyo ba ito? Nung araw kasi nung maliliit pa kami, pagka umuwi ng Bicol ang nanay ko, kung hindi pili ang dala, ito yung nakapagsaklob, na nakapagtaklob na parang kalamay. Ang tawag ho niya namin, panutsa. Panutsa nga ba? Ayan, sa Bicol, sangkaka. Ayan. Sabi naman ni Arnold Evangelista, kalamay ang tawag dyan. Ang sabi ni Gloria Torres, kariba ang tawag sa amin sa San Isidro, Nueva Ecija. Sa inyo, anong tawag nyan? Nako, galing sa nyug din ba yan? May matamis, nyug, tapos nakahulma sa bao. Sa bao ng nyug. Ayan, kaya yon. Pag-uwi ng Bicol dati, ang nanay ko, laging pag-uwi din sa Maynila, may dala. Yan. Sabi ni Tres Reyes Art, yan ang panutsa. The Filipino treat called panutsa is traditionally made by crystallizing brown sugar with lime water, then pouring the mixture into a coconut shell until it hardens, hanggang sa tumigas. That's why the shape of panutsa is like a bowl. Yan. Parang mula sa pinagtaklob na bao ng nyog. Ayun pala, ang tamis niya. Ang sarap niya na. Ngayon parang wala na ako nabibilhan dito. Mamaya, tanong ko sa inyo, anong tawag sa inyo niyan? Ha? Sa iba-ibang lugar, iba-ibang katawagan nila diyan, no? Sa mga Bicolano, ang tawag nila diyan ay sangkaka. Magbabalik po ang On The Go sa DWIC. Ang inyong lingkod, Gani Oro, isa sa inyo hanggang alas 6:30 pa ho ng gabi. Diyan lamang po kayo. Babalik ako makalipas ang mga pagbabalita. On The Go sa DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On The Go.
Muli, magandang hapon. Magandang gabi na pala. 12 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Once again, good evening Philippines at hello sa mga Pilipinong nanonood sa atin sa ating online streaming sa buong mundo. Nakaradyo na, napapanood din sa social media. Ito po muli si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Dahil nalalapit na po ang Pasko, nagpayo po ang Bureau of Fire Protection na ugaling ipacheck ang inyong electrical wiring ng tahanan at maging alerto po sa mga nakasaksak na gamit bago umalis ng bahay. E paano naman kung yung nakasaksak ninyo na Christmas lights at the Christmas tree na nabili ninyo ang siya palang substandard o nasunog o lalo kung tulog kayo o kaya naman wala kayo sa bahay. Nako po, ay may mga ganyan hong insidente na nangyari nitong nakalipas na mga panahon. Ngayon, paano ba ang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon para ma-check kung ito mga binebenta kung saan-saan na mga Christmas lights ay hindi substandard at talagang pasado sa DTI. Ano ba ang ating mga dapat malaman tungkol po sa bagay na ito? Nasa linya po natin ngayon si Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo. Yusek, si Gani Oro po sa DWIZ. Magandang gabi. Good evening, Sir Gani. Magandang gabi sa mga nakikinig sa iyo. Sa lahat ng fans mo, sir. Salamat po sa inyong pagbibigay daan na makapanayam namin kayo. Pero alam mo natin, itong ilang araw pa ay very active na po ang DTI sa pag-check at paalala para hindi ho lumaganap ang mga substandard na mga Christmas lights at ilang pang mga Christmas decor na ginagamitan ho ng kuryente na posibleng maging sanhi ng sunog. Ano bang update natin dyan, Yusek? Sir, ang DTI po patuloy at paulit-ulit naman tayong nagpapaalala sa consumers natin. Ang bibilin lang po nilang Christmas lights, yung may mga ICC stickers or yung may product safety logo na siguradong dumaan sa critical testing ng Bureau of Philippine Standards. Meron po kasing standards yan. International standards na pinapatupad ang DTI. Mm-hmm. So, kailangan po tumaan siya sa masusing testing para siguradong pumapasa sa standards and quality. Ano ba yan? So, saan makikita yung ano na yan, yung tatak na yan? Saan parte? Anong itsura ba niyan? Yung ICC sticker po, ano to? Hologram siya, sir. Kulay silver na pag nag-move yung color niya, nag-iiba, parang nagre-rainbow ho. Tapos may QR code yun sa likod na pag-scan ng ating device. Kasi downloadable na po yung device natin, yung ICC app ng DTI. Mm-hmm. Lalabas po doon ang manufacturer, kung anong produkto yon, yung mga serial numbers niya. Nandun po lahat, pati yung kung saan ng address or kung saan natin mahahanap yung manufacturer na gumawa or nag-distribute. So, yan po yung makikita nyo na nakadikit doon mismo sa Christmas light. Meron po siyang box. Yung box ng switch, nakadikit po doon yung ICC stickers. So, yan ang titingnan nila pag sila ay bumili. Paano kung binili lang uho sa bangketa yan? Dapat tingnan pa rin nila kung ito ay... Ano ba yan? Pag may ICC sticker, ibig sabihin, dumaan po sa pag-check at pag-usisa ng DTI. Opo. Pero Sir Gani, yun nga ang problema natin. Yung mga nabibili po sa sidewalk na sobrang mura ng halaga, sobrang baba nga. Mura nga ho yung item na binibili nila, pero hindi po tayo sigurado dun sa safety at quality ng materials. Yun po yung sa lahat po ng testing na ginagawa natin sa... Kahit ako po kaya kong mag-test, sir. Sa Christmas light, especially pag hinila mo siya, yung wire po niya, pag hinila ko lang, yung konting puwersa lang, napuputol po. Humahaba, tapos napuputol. Ibig sabihin ho, yung size ng kable na ginagamit nila, hindi para sa ganong produkto. So, hindi po safe yun. Pag ganong napuputol at sinaksak mo sa kuryente, posibleng mag-init yan. Sa katagalan na nakasindi o nagpapatay sindi yung Christmas lights, uminit yung kable o yung cord niyan at maaring maglikha ng sunog. Yes sir, nasusunog po yung kable niya. Dahil sa pagkasumobra na ng init, nasusunog na po siya,
yung Christmas lights muna ang pag-uumpisahan. Susunod po buong bahay na, susunod yung mga barangay na, lalo na po dun sa mga congested areas na magkakatabi ng structure. So, kadalasan po, ubos ang buong community dahil sa isang Christmas lights na substandard. So, ganito ang gagawin natin, Yusek. Ano? So, maaari tayong humingi ng tulong sa mga consumer mismo, no? Pag merong nagtitinda, lalo sa mga sidewalk na ganyan, eh sana naman eh, kasi bibili ka nila lang kung mura. Okay lang sana kung mura, pero pasado kalidad sa standard ninyo, no? Opo, sa kalidad. Yes, eh, okay. Sapat ho ba ang mga tauhan ng DTI para mag-check, para mag-inspect, oh, may inspection na gagawin sa lahat ng mga tinitinda yan, Yusek, mababantayan nyo ba lahat yan? Sa buong, sa NCR po, National Capital Region, ang head office natin ang in charge dito, yung nasa Makati na office po. Sa ibang regions and provinces, meron po tayong DTI provincial and regional offices. Merong Consumer Protection Division yon. Hindi nga po kami ganun karami, sir, pero pinipilit naman nating mapantayan lahat. And ito ho, happy kami kasi kanina nag-inspect kami sa Divisoria, kasami namin si Secretary Lopez. Doon po sa isang buong mall na yon, ang nakitaan lang po namin ng substandard materials, isang store lang. So na-confiscate po yung more than 100 boxes ng Christmas lights niya na niwala hong manufacturing label. Hindi natin alam sino manufacturer. Nakalagay nga po kung saan ang source country. Pero yung pangalan at address ng manufacturer po hindi nakalagay at walang ICC. Pagka ganyan po, sir, yung traceability kasi, hindi natin malalaman kung sino ang hahabulan na magiging liable for the damage. Oh, yun ang problema, no? At saka pero may tendency na talagang pag nakadisgrasya yan, eh hindi mo alam kung ano ang kalidad talaga niyan. Okay, mawawala na pati yung manufacturer, sir. So walang wala kang magiging responsible. Sa totoo lang, pagbibili ho kayo sa mga sidewalk na ganyan, wala namang resibo rin eh. Yes, sir. Di, walang resibo, walang OR, wala ngang electronic receipt yan eh. Oh. Opo, pero dito sa isang mall sa Divisoria, mapalik ko lang, nagpapasalamat po kami sa tulong ni Mayor Isko, sir. Dahil nalinis po yung mall, except for that one store. Okay. Na, kasi ang dami po naming teams na everyday naman nagpupunta dyan, natatawag din yung pansin ng mga nagtitinda at paulit-ulit naman tayo, sir. Pero may nakita kami isa lang naman today. But posible ba ang alam natin pwedeng makipag-tulungan sa inyo ang local government, di ba? Ang mga tanggapan ng mga alkalde, di ba? Pwede naman silang i-deputize ng DTI? Sila po talaga ang inaasahan natin, sir, kasi sila yung nandun sa nasa ground, sila po ang nag-i-issue, unang-una sila ang nag-i-issue ng business permit, sir. Yeah. So kung meron po sana ng mga substandard materials na binibenta ang yung store na yon or particular hardware o kung anumang tindahan yon, sana po LGU mismo ang makapag-revoke ng business permits. Meron po kaming mga ilang LGU, sir, na hinihinga, yung dito po, especially sa NTR, hinihinga natin ng cooperation para tulungan nila tayo, sila ang mag-revoke ng business permit pag may nakita tayong substandard materials. Ayon. Bago tayo magwakas sa USEC, pakiulit nga po itong mobile app na binabanggit ninyo. Yes, sir. Paano ho yan? Mag-o-open ako sa Play Store, sa cellphone. Itong app na ito ng DTI. Anong tulong po ang gagawin natin at anong i-check po dyan sa mobile app na yan? Ano po to, sir? Ang pangalan ng application is ICC. Baka DTI ICC, ICC app, ganyan. Uh-huh. Ang ibig sabihin po ng ICC, Import Commodity Clearance. Okay. Ini-issue po ng Bureau of Philippine Standards yon. Gagamitan nyo lang po ng camera pag nandun na kayo sa app. Yung camera po, itatapat nyo lang dun sa sticker, yung ICC sticker na makikita nyo sa labas. Nakadikit po ito sa lahat ng home appliances na monitored ng DTI. Mm-hmm. Kung legitimate po yung produkto or kung pumasa sa quality and testing natin, lalabas po lahat ng detalye na kailangan nating malaman doon sa cellphone. Ayun, maganda yan ah.
O, sige, one of these days siguro magandang ma-demo din natin yan sa media at saka sa social media para nakikita ho ng taong bayan paano gagamitin po yan. Yes, sir. Sige po. Gusto natin yan, sir. Salamat po sa tulong nyo in advance, sir. Of course. Salamat din po ng marami, Yusek, sa time ninyo binigay sa atin at sa makabuluhang impormasyon. Thank you, sir. Ma'am. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Magandang gabi. Si DTI o Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castelo sa atin po namang napakahalagang panayam. Teka muna, pinag-uusapan ho natin dito yung standard. Ay kailangan din yung kalidad, ang importante. At kung tayo po ay bibili na rin lang ng prutas, no? Bukod sa prutas at magagamit pa ho natin pamproteksyon sa anumang mga karamdaman, alam niyo bang napakaraming benepisyo ang makukuha natin sa prutas na guyabano? Ayan, yung nakikita nyo na yan, guyabano. Ang tawag po dyan ay super fruit. Talaga naman. Kasi ang guyabano po, na sa Ingles ang tawag nila dyan ay sour soap, punong-puno po yan ng vitamina at sustansya na panlaban sa maraming uri ng sakit. At pinatutunayan na po ng medical research na ang guyabano ay natural cancer cell killer at 10,000 times stronger than chemotherapy. Ang katas po ng prutas na guyabano ay makatutulong sa pagkontrol ng blood sugar o diabetes at mabisang panlaban din sa arthritis. Diba? Yung mga malulubang mga sakit, ako talaga naman, guyabano lang yan. Ang magandang balita, meron na ngayong pure concentrated guyabano juice na nasa botelya na. Ayan po, ang pangalan ay Glow Guyabano Juice. Wala po kasing artificial flavoring yan dahil purong-purong katas ng bunga ng hinog na guyabano. Available na po yan sa SNR Superstore at iba pa ang Glow Guyabano Dealer. At ang magandang balita, pati ho yung mga ibang bansa, mga foreigner, no? Kasi dinala ni Mr. Kabilin sa Russia yan, sa India, at ngayon papunta ho sila ng Europa, ay gustong-gusto ho ang lasa ng ating guyabano na tumutubo lang dito sa tropical country kagaya ng Pilipinas, no? Kaya sa Europe po, ine-export na rin po natin yan. Sa Pilipinas, Glow Guyabano Juice, masarap na, masustansya pa. Sa detalye, maaaring magtanong po kayo kay Mr. Tem Kabilin sa 0999-793-2258. 0999-793-2258 at 0927-865-9992. Yan ay ang Glow Guyabano Juice. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Alas 6.25 na po ng hapon sa buong kapuluan. Balikan lang natin itong panutsa. Marami ho tayong natanggap dito ng mga messages. Ayan, ha? Ang noon at ngayon segment natin, mayroon kaming pinost po rito na picture ng napakasarap at nagbabalik sa ating pagsariwa sa ating kabataan. Ang sabi ni Jing Kapilitan, panutsa po ang tawag dyan, sir. Ang comment naman ni Bench Parea, minatamis na bao. Hindi siguro matamis na bao yan, Bench, kasi yung matamis na bao, palaman sa tinapa yon, di ba? Yan tawag nung Coco Jam. Iba yung Coco Jam, ito iba talaga yung parang magkasaklob na bao na hinulma nga sa baho. Sa baho ng nyog. Sabi ni Sally McLelland, panutsa. O, tama ka. Irma Santos, sabi niya, yes po, tinutunaw po sa hotpot with Lil War. Ayan, anong sangkap ng panutsa? Gata ng nyog, di ba? Gata ng nyog at brown sugar. Sabi ni Irma Santos, yan din po ginagamit ni nanay pang nagkakamotikyo kami. Yeah, masarap po din, no? Pag nagkamotikyo ka, panutsa gamitin mo. Sabi naman ni Didit Evangelista, taklob. Taklob ang tawag po dyan. Sabi ni Arjen Astovesa, pakaskas. Pakumbok dito sa amin, ang sabi ni Jam Macalino. At si Noveleta Tanisa de la Rosa, sinakob. Iba-iba pala tawag dyan. Roldan Aldana, panutsa po ba yan? Yes, panutsa nga. Papang Aurelio, matamis na ba o? Hindi po matamis na ba o? Oh, siguro, yung tawag sa kanila. Rosaro K. Guerrero Santan, tawag sa amin sa Baler. Virgie Ferrer, Sangkaka, ang tawag sa amin. Bicolana siguro si Virgie. Alvin Lozano Contreras, panutsyan, tawag sa Quezon yan.
Sabi ni Don Donnie Andre Dizon Pakaskas. Daisy Espiloy, sabi niya ang tawag sa Masbati ay Kalamay, Ginasakot at Sabiko. Ayan, Gloria Palinsuela Potes, sabi niya, Sangkaka ang tawag sa amin niya. Ayan, galing ano? Alright, mga kaibigan, ayan po ang ating panutsa. Ang ating pong balatuntunan, Monday, Wednesday, Friday, pagpasabit po kasi ng ating Lunes, Monday, hanggang 6:30 lang po tayo ng gabi. So salamat kay Tina Rodriguez dito sa Canada, Guayabano, ang iniinom ko juice, meron dito pure, no artificial, sabi ni Tina Rodriguez. Tama yon. Sheng, thank you. Gerald JB, maraming salamat. Marites Condo. Tina Sikin, si Edna Aguila, si Juntags at Carlito Hadkan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Every Monday po, hanggang 6:30 lang gabi lang po tayo magkakasama. Abangan nyo sa Wednesday. Babalik po ang ating palatuntunan, Wednesday and Friday. At pagsapit ho ng Wednesday, yung ating segment na pinakaabangan ninyo, mga kwentong pag-ibig sa kwentong puso. Ayan. May mapapakinggan na naman po tayong karanasan, kasaysayan sa pag-ibig, sa kanilang love life, ang ating babasahin sa ating palatuntunan mula sa ating mga taga-subaybay. Oh, bye-bye time! Paano po? Hanggang alas 6 kami ng alas 6:30 tayo. Susunod na po ang palatuntunan. Magkukuyang. Magkukuyang ba kayan? Monday, di ba? Monday. Pasulat nga, anong next program na susunod sa atin? Ayan, maraming salamat po. Engineer Daniel Tenco, Engineer Mon Ibanez, Engineer Fred Belamala, at sa department natin, sa News and Social Media Department, maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan po ninyo ang susunod na palatuntunan, makalipas ang On The Go sa DWIC every Monday, ay ang Connect Tambayan. Ayan. Connect Tambayan ng Magkukuyang. Ayun, tama ba? Connect Tambalang Magkukuyang. Ayun, talaga naman. Ayan. Ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro. Hanggang sa muli, Mabalos. Diyos marahin na bangi sa inyong gabos. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye. On The Go sa DWIC.